Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang episode 241 ng ating series sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa ating pagbabalik matapos ang halos isang linggong pamamahinga, tayo bumisita sa bayan ng San Juan upang maganap ng mga kilalang individual, gaya ng ating mga bayani at mga sikat na artista, mga awit, sportsman at businessman na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay, at bisitahin ang huling antungan ng isang abogado, hukom, at tinaguriang kauna-unang Pilipinong diplomat na naging bahagi ng ating kasaysayan noong panahon ng pananakop ng mga Kastila at Amerikano, at ang kanyang kabiyak na nagtahi ng ating unang patawat. Matatagpuan sa dulong bahagi ng kolumbaryo ng Santuario de Santo Cristo sa lungsod ng San Juan ang huling hantungan ng mga Agoncillo kasama si Felipe Agoncillo at ang kanyang kabiyak na si Marcela Mariño. Si Don Felipe Encarnacion Agoncillo ay isinilang sa bayan ng Taal sa probinsya ng Batangas noong 26 ng Mayo taong 1859. Si Agoncillo ay nag-aral sa Ateneo Municipal de Manila at sa UST kung saan siya ay nagtapos ng abogasya noong taong 1879 bilang summa cum laude. Si Agoncillo ay isa sa mga nagtatag ng Revolutionary Committee sa Hong Kong na kalaunan ay naging Hong Kong Junta kasama ang iba pang mga revolusyonaryo na nag-exile mula Pilipinas na pinangunahan ni General Emilio Aguinaldo dahil sa Pact of Biak na Bato. Noong Agosto taong 1898, si Agoncillo ay pinadala ni Aguinaldo sa bansang Fransya bilang sugo ng Pilipinas sa pakikipag-usap para sa Treaty of Paris. Sa kasamaang palad, si Agoncillo ay hindi pinayagang mapabilang sa nasabing pagtitipon at negosasyon sa pagitan ng Amerika at Espanya. Noong huling bahagi ng 1901, matapos ang matagumpay na pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas, si Agoncillo at ang kanyang pamilya ay nagbalik sa Maynila at namuhay ng tahimik sa kanilang tahanan sa Malate. Noong taong 1907, si Agoncillo ay nahalal bilang kinatawan ng unang distrito ng Batangas sa unang Philippine Assembly sa ilalim ng pamamalakad ng mga Amerikano kung saan siya ay naglingkod ng 2 taon hanggang 1909. Noong taong 1923, si Agoncillo ay naitalaga bilang Interior Secretary sa ilalim ni Governor General Leonard Wood kung saan siya ay naglingkod ng 2 taon hanggang 1925. Noong 1930, si Agoncillo ay naging Pangulo sa unang sesyon ng Philippine Independent Congress. Si Agoncillo ay pumanaw noong 29 ng Setyembre taong 1941 habang nasa paggamutan sa Manila Doctor's Hospital dahil sa sakit na pneumonia. Siya ay 82 taong gulang. Katabi ni Agoncillo ay ang huling antungan ng kanyang may bahay na si Marcela Mariño Agoncillo. Si Doña Marcela Coronel Mariño ay isinilang sa bayan ng Taal sa Batangas noong 24 ng Hunyo taong 1859. Si Doña Marcela ay nakilala bilang pangunahing tagatahi ng unang watawat ng Pilipinas kung saan siya ay nabansagang the mother of Philippine flag. Matapos mapirmahan ang Pact of Biak na Bato noong 14 ng Disyembre taong 1897 sa pagitan ng Gobernador General Fernando de Rivera ng Espanya at ang pinuno ng rebolusyon na si General Emilio Aguinaldo, kung saan si Aguinaldo at ang iba pang mga revolusyonaryo ay binigyan ng amnesty kapalit ng pag-exile ng mga ito sa Hong Kong. Habang nasa Hong Kong, si Aguinaldo ay bumisita sa inuupahang bahay ng mga Agoncillo sa Morrison Hill Road at nakiusap kay Doña Marcela para tahiin ang bagong bandila ng Pilipinas ayon sa disenyo ni Aguinaldo. Noong Mayo taong 1898, makalipas ang halos 6 na buwan,
Ang bagong bandila ng Pilipinas ay natapos at inihatid ni Doña Marcela kay General Emilio Aguinaldo, kung saan ito ay dinala ng General sa kanyang pagbabalik sa Maynila. Ang natapos na bandila ay unang winagayway sa balkonahe ng mansyon ni General Emilio Aguinaldo noong 12 ng Hunyo taong 1898 bilang proklamasyon sa kasarinlan ng Pilipinas. Ang naturang watawat ay itinaas din noong Malolos Congress mula Hunyo 1898 hanggang Nobyembre taong 1899. Si Doña Marcela ay payapang pumanaw noong 30 ng Mayo taong 1946 sa kanyang tahanan sa Taal. Siya ay 86 na taong gulang. Kasama ng mag-asawang Agoncillo sa kanilang huling hantungan, ang kanilang mga anak na sina Gregoria, Maria, Maria Luisa, Eugenia, Lorenza at Marcela. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte sa Maynila at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park sa Parañaque at sa Marikina. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito at magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga na mayapang sikat at iba pang personalidad.